Hindi nga raw si LeBron James ang the GOAT ayon dito sa isang NBA draft prospect. Pero bago natin ipaliwanag yan, balita muna tayo about sa isang trade na posibleng ang mangyari, mga idol. Kung saan itong Celtics marireceive si Porzingis, mga idol, Clippers kay Malcolm Brogdon, itong Wizards si Marcus Morris, Amir Kofik, Danilo Gallinari at ang first round pick ng Clippers this year. And well, mga idol, ito ay hindi pa nga official dahil hinihintay nga ng Wizards kung itong si Kristaps Porzingis ay mag-opt-in nga sa kanyang player option for next season. Kapag nag-opt-in siya, mga idol, tuloy na itong trade na ito. Kapag nag-opt-out naman siya, mga idol, kansilado itong trade ngang ito. So basically nga, mga idol, nasa kamay ni Kristaps Porzingis kung may pagbabago bang mangyayari ngayong araw. And well, I think ang matalinong galaw para nga kay Porzingis ay mag-opt-in siya, mga idol. $36 million yan sa isang taon. Tapos kapag tinuloy niya yan ay mapupunta pa siya sa isang championship contending team na for sure gusto niya rin. Malaking tulong yan si Kristaps, mga idol, sa team ng Boston Celtics dahil hindi lang opensa ang kanyang dala. May tulong din siyang depensa, mga idol, at pwede pa siyang maglaro sa center position. So it means mas luluwang ang spacing ng Boston instead of Robert Williams at the 5 position. At sa Clippers naman, isang magandang move, mga idol, isang gwardiya na playmaker na very consistent niya sa kanyang paglalaro na maasahan niya neto ni Kawhi Leonard pati na rin ni Paul George. Ang problema lang din, mga idol, ang kanyang health, kagaya ni Kawhi at PG-13. Pero overall, I think napakagandang trade nito, mga idol, pati na rin sa Wizards dahil mas lulawang nga ang kanilang cap space. Ibig sabihin, full rebuild na talaga sila. So let's see nga, mga idol, kung matutuloy ba itong trade na ito. And remember, nasa kamay nga ni Kristaps Porzingis ang kapangyarihan na matuloy ito. Anyways, mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang isang NBA draft prospect na walang iba kung hindi si Brandon Miller na sinabing hindi daw si LeBron James ang GOAT. Well, sa isang interview, mga idol, natanong nga siya about sa debate na ito, LeBron versus Jordan. And then sinabi niya, mga idol, I actually don't think na si LeBron James ang the GOAT of basketball. Ang kanyang araw greatest of all time ang GOAT para nga dito kay Brandon Miller ay walang iba kung hindi si Paul George. Well, mga idol, talaga namang nagpagulat yan sa maraming NBA fans. Tinawanan itong ang si Brandon Miller na projected pa naman sana na maging number 2 or number 3 overall pick. Nang dahil nga daw sa payag niya ito ay dapat hindi na siya madraft, pabiro ng mga NBA fans. Pero ang naging paliwanag nga dyan ni Brandon Miller, mga idol, ay idol niya daw kasi itong si Paul George. Siya daw ang kanyang pinapanood simula nung bata siya. Kaya naturally, mga idol, siya ang kanyang naging GOAT. Kumbaga yung mga nanonood kay Kobe dati, mga idol, yung ina-idolize si Kobe, ay si Kobe ang kanilang GOAT. At yung mga nanonood naman kay Jordan, si Jordan ang kanilang GOAT, and the same goes for LeBron James. May kanya-kanya ngang opinion, may sari-sariling GOAT ang mga NBA fans, and I think hindi naman sila natin dapat hiyain kung sino ang kanilang GOAT. Kagaya na lamang neto ni Brandon Miller na very unusual ang answer na si PG-13 ang kanyang the greatest of all time. Pero kayo, mga idol, ano bang masasabi nyo sa naging payag netong future NBA player na ito na si Brandon Miller? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.